Warning number 35, ang paganong kalendaryo. Alam natin na ang kalendaryo ay isang sistema ukol sa mga panahon. Ngunit ano ba ang salitang pagano? Sinasabi dito na hindi Kristiyano, hindi Muslim o hindi Hudyo ang hindi naniniwala sa kanilang God. Malinaw na mula sa Catholic Encyclopedia na ang salitang ito ay mula sa salitang Gothic at Sanskrit, ang GOTT at Kuda. Ang tinuturing nilang wastong pangalan ng kataas-taasang lumikha, ang kanilang iniidolo at pangalan ng maling kataas-taasang lumikha, ang kinikilala ngayong LORD-GOD. Dahil ang tunay na lumikha ng lahat-lahat ay ang Elohim. Sa etymology ng salitang pagano, ito ay sinasabi na mula sa salitang Latin na paganus, ang hidden at country. Sa kasulatan, ito ang salitang gowi ng 1471 Strong's Concordance. Ang kalipunan ng bawat lahi, ang mga mamamayan ng bawat lahi. Sa orihinal na kasulatan, ito ay binubuo ng mga litrang gimel, waw at yod. Nangangahulugang tinipon, lumiko na inilalarawan ng hook at isinaboy o ipinangalat. Ang kalipunan ng mga tumalikod at ipinangalat sa iba't ibang mga dako. Ang mga itinuturing na hindi anak ng Israel o hindi bayan ng Elohim. Mga kinikilalang hindi Hudyo, ito ay ang mga hintil. Malinaw na mga tumalikod at hindi kumikilala sa tunay na Elohim bilang kataas-taasang lumalang at pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid ay kasama ang mga kalipunan o mga pamayanan o mga mamamayang naniniwala sa iniidolo ng Germanic tribe na pinaniniwalaan nilang lumalang ng lahat ng hindi naman na kilala ngayong LORDJOD. At ganoon din ang DEUZ na kinikilala ng mga Romano. Sila ang dalawa sa mga tunay na pagano. Ang ilan sa mga nagpalaganap at gumagamit ng kalendaryong hindi ayon sa kasulatan. Bagaman at maraming ginagamit na kalendaryo ang mga pagano, ang ginagamit nating kalendaryo sa kasalukuyang panahon ay isa sa mga ito na tinatawag na Gregorian calendar mula sa pangalan ng kinikilalang Papa sa Roma noong 1582 na nagngangalang Gregory XIII. Ang paggamit ng kalendaryong ito ay para sa lahat ng naniniwala sa Kristyanismo na ipinalit sa Julian calendar at niyakap sa kasalukuyang kapanahunan. Ito ay tinatawag na isang de facto, ang pag-eral bilang katotohanang pinapayagan ng walang kondisyon o takdang ayon sa batas noong mga panahong iyon. Ito ay may layuning palitan ng petsa ng tinatawag nilang Easter ayon sa Gregorian calendar history. Ang Easter na tinutukoy nila ay ang paganong Passover na kanilang pinaniniwalaan. At ito ay matutunghayan sa Scriptural Truth about Easter Sunday. Ang Gregorian calendar ay tinatawag na solar dating system, isang sistema ng pagsukat ng haba ng taon sa pamamagitan lamang ng araw tulad rin ng Julian calendar. Ang haba ng bawat buwan ay hindi konektado sa bawat pagsikat ng buwan. Ito ay isang dire-diretsyong pag-ikot ng bawat linggo. Ito ay taliwas naman sa tinatawag na lunar calendar. Ang bawat buwan ay naaayon sa bawat yugto o anyo ng buwan. Ngunit ito ay isa ring paganong paggamit ng pagtatala ng bawat panahon. At hindi angkop ayon sa pagtatala ng mga kapanahunang batay sa kasulatan na magmamali sa mga itinakdang kapanahunan na dapat na binibigyang pagpapahalaga. Ang astrolunis solar o dumidepende sa mga bituin, buwan at araw. Ang pinagbataya ng astrolunis solar ay ang Bereshith kabanata 1 talata 14 hanggang 16. Ang bituin ay malinaw na walang sawang gumagabay sa sambayanan upang matukoy ang apat na uri ng panahon, ang taglamig, tag-init, taglagas at tagsibol na napakahalaga para sa agrikultura at upang matukoy ang iba pang palatandaan ng mga panahon. Ang buwan na siyang responsable upang magpuno sa gabi at magtakta ng bawat mga buwan ng mga taon sa pamamagitan ng bawat pag-ikot nito sa mundo. At ang araw na tanda ng katatagan at walang katapusang kapangyarihan ng kataas-taasang lumikha, ang nagdidikta ng bawat taon sa buong pag-ikot ng mundo sa kanya. Ang nagpapaalala na ang Alpha at Omega ay dapat ipahayag at ipakilala magpakailanman. Kung mawawala ang isa sa kanila, ang tunay ng mga takdang kapanahunan ay hindi matutukoy. Tulad ng kalendaryong kanilang inimbento na nagmamali sa mga takdang kapanahunan na dapat naalalahanin
tanda ng pagpapahalaga. Una, ang simula ng bawat buwan ay hindi ayon sa sinasabi ng kasulatan na tuwing kabilugan ng buwan bilang kapahingahan. At ito ay malinaw sa aklat ni Chanokh. Pangalawa, ang bawat buong linggo nito o ang bawat mga araw ay dire-diretso. Hindi tulad ng ayon sa kasulatan na alinman sa 29 o 30 days na katapusan ng bawat buwan. Ang susunod na araw ay mananatiling Shabbat o araw ng pamamahinga. Ikatlo, ang araw ng takdang pamamahinga ayon sa ikapitong araw na laging matatapat sa mga pitsang 8, 15, 22 at 29 ay hindi malalaman kung ayon sa kanilang kalendaryo. Pang-apat, ang katapusan ng buwan ng scriptural calendar ay 29 at 30 lamang ayon sa aklat ni Chanokh. Ngunit sa kanila ay maaaring 28, 29, 30 o 31. Pang-lima, ang araw ng pamamahinga o ikapitong araw na pakikipag-ugnayan sa kataas-taasang ama ay ginawa nilang linggo at inilipat nila sa unang araw. Ika-anim, ang unang araw ay pinangalan sa kinikilalang kataas-taasan na iniidolo ng mga Romano, kay Helios o Sol Invictus bilang Day Solis o ang Old English Sunan Day. At noong taong 321 Common Era ay pinagtibay ng Emperador Constantine o Constantine ng araw na ito ay opisyal na ginawang legal holiday bilang araw ng kanilang sinasambang araw, ang araw ng pagsamba sa tinatawag na Lordis Day. Ang Lord ay pinalit sa salitang Adonai ng Koine Greek o Lumang Griego na nangangahulugang may majesty. Ang Lord ay mula sa salitang Kyriake, mula sa pangalan ni Kyrke na isang iniidolo sa Griegong mitolohiya. Si Kyrke ang pinagmula ng salitang Church, ang nangangahulugang Lord Assembly, na may katuturang Kyrkis Assembly. Si Kyrke ang kinikilalang anak ni Helios at ito ay malinaw. Ang Lordis Day ay madali nilang naikonekta sa aklat ng Pahayag Kabanata sa talata 10. Dahil ang unang araw ng muling pagkabuhay ng tunay na Mesiyas ay tinatawag nilang Linggo, na ang pinahahalagahan nila ay ang iniidolo pa rin nilang may kaugnayan sa sinasambang araw. At ang tunay pa rin tanda ng pakikipagkasundo at ugnayan ay ang araw ng Shabbat. At ito ay malinaw sa aklat ng Shemōt Kabanata 20, talata 8 hanggang 11. Na ang ikapitong araw ay ang siyang pakikipag-ugnayan ng sambayanan na dapat kilalanin, obserbahan at sundin. Ikapito, ang pangalawang araw ay pinangalan sa kinikilala rin Diyos ng buwan na si Silin at ang personified mo ng mitolohiyang Germanic bilang Monday. Ikawalo, ang ikatlong araw ay pinangalan sa kinikilalang idolo ng Germanic mythology na si Tyu o Tyr, ang araw ng Tyu o Tuesday. Ang ikasiyam, ang Wednesday o Woden's Day mula sa pangalan ni Woden o Odin ng Germanic mythology at religion na pinagmula ng salitang J-O-D. Ang ina po ni J-A-U-T na pinaniniwalaan nilang katas-taasang nag-i-exist, ang kanilang provider. Ikasampo, ang Thursday o Tunaris Day mula sa iniidolo nilang si Thor ng Germanic mythology. Ang ikalabing isa, ang ikaanim na araw na pinalitan ng Priya Day mula sa iniidolo nilang si Priya. Ang ikalabing dalawa ay ang Saturn's Day bilang pagpapahalaga sa kinikilalang pinakamakapangyarihan ng lumang relihiyong Romano na si Saturn. Hindi ba ang lahat ng ito ay upang pahalagaan ang hindi malimutan ang kanilang mga iniidolo, isang napakalaking katampalasanan? Sinasabi sa aklat ng Shemōt, at lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Elohim o marinig man sa inyong bibig. Hindi ba at ito ay panunuya sa kataas-taasang lumikha? Ngunit hindi dito natatapos ang kanilang katampalasanan. Ang ikalabing tatlong hindi pagkilala sa kalendaryong ayon sa kasulatan ay ang pagpapalit ng pangalang January mula sa unang buwan ng Abib. Ito ay tinatawag nilang Mensis Januarius, ang Romanong sinasamba bilang pangunahing Peter. Siya ay kilala bilang Janus, ang orihinal na pinaniniwalaang doorkeeper of the heavens. Panglabing apat, ang pangalawang buwan ng taon na pinangalan ng February.
ang Lupercalia na araw ng pagbabayad sala bilang pag-alala sa human sacrifice ng relihiyong Romano mula sa pangalan ng kinikilala nilang God o Purification. Panglabinlima, ang ikatlong buwan, ang Marso, mula sa God of War na si Mars na kilala sa Griego bilang Aris. Panglabing-anim, ang ikaapat na buwan na pinangalan ng April, mula sa pangalan ni Aphrodite na iniidolo ng Griego na kilalang Venus sa Romano. Panglabing-pito, ang ikalimang buwan bilang buwan ng Mayo, mula sa pangalan na kinikilalang Maya na isa ring iniidolo. Panglabing-walo, ang ika-anim na buwan na pangalang June na mula sa iniidolong si Yuno ang tinatawag nilang Goddess of Youth. Panglabing-siyam, ang ikapitong buwan, ang July, mula kay Julius Caesar. Ang pangdalawampu ay ang ikawalong buwan mula sa pangalan ni Augustus Caesar. Ang lahat ng ito ay bilang pagkilala sa kanila. Bukod sa mga ito, ang paganong Newmon ay ang dilim o ang katunawan sa kanila. Ang initranslate mula sa salitang Kodesh bilang buwan ng mga taon na nangangahulugan mula sa mga orihinal na pictograph nito bilang pagpapaalala ng pangangalaga sa landas ng kasunduan. Ngunit paano magpapaalala ng kasunduan kung ang kadiliman ay nangangahulugang pagdudulot ng kapahamakan? Hindi ba ito ay isang pagpapakita ng pagmamali ng tunay na katuturan sa araw ng Kodesh? Ang kabilugan ng buwan na tumutukoy at nagpapaalala sa pagpapahalaga. Ang simula ng oras sa karamihang paganong kalendaryo ay midnight to midnight tulad nito. Ngunit ito ay taliwas dahil ang gabi ay may katuturang pangnagdaan. Taliwas sa pagsikat ng araw hanggang bago sumikat ang araw na simula ng oras na ipinahahayag ng liwanag na nangangahulugang ang ama at ang anak ang simula. At ang tandang ito ay ang umaga na tumutukoy sa simula ng mga gawain dahil malinaw na ipinakikita na ang araw ang orihinal na oras ng paggawa ng maraming mga bagay-bagay at ang pagsapit ng gabi ay ang muling pamamahinga. Dahil sa maraming salik ng mga binago, nawala ang tunay na lipyer ang pagkakaroon ng 13th month. Ang lahat ng mga nakapaloob dito ay malinaw na pagmamali sa lahat ng mga itinakdang kapanahunan at iyon ang sigurado. Dahil tunay na ang kredong ito ay pagkamuhi sa lahat ng may kinalaman sa katotohanan. Kung tunay na kasulatan at tunay na lumalang ang kanilang pinahalagahan, hindi nila gagawin ang mga bagay na ito, bagkus ay pagsisikapan nilang tuparin at mapanatili kung ano ang mga sinasabi sa mismong kasulatan. Hindi ang ingatan ang mga pagpapahalaga at mga pagkilala sa mga iniidolo ng mga pagano. Tunay na ang kadiliman ay gagawa at gagawa ng mga kapanipaniwalang bagay upang dayain ng lahat. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.